Isang mapagpalang araw sa inyong mga kapanalig. Purihin natin ang Diyos, ang ating lakas at buhay. Pagiging mapalad ang tawag sa sinumang nananatili kay Kristo. Ang Diyos lamang ang tunay na kagalakan ng tao. Ako po si Sister Amelin Paglinawan ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang samahan kami sa pagninilay sa mabuting balita ngayon. Tumingala si Jesus sa kanyang mga alagad at sinabi, Mapapalad kayong mga dukha, sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat bubusugin kayo. Mapapalad kayong mga umiiyak ngayon, sapagkat tatawa kayo. Mapapalad kayo kapag kinapopootan kayo ng mga tao, at itinatakwil at iniinsulto, at sinisira ang puri dahil sa akin. Magsaya kayo at lubos na magalak sa araw na iyon, sapagkat malaki ang inyong gantimpalang nasa Diyos, gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sawimpalad kayong mga mayayaman, sapagkat tinatamasa na ninyo ang inyong ginhawa. Sawimpalad kayong mga busog ngayon, sapagkat magugutom kayo. Sawimpalad kayong humahalakak ngayon, sapagkat magluluksa kayo at iiyak. Sawimpalad kayo kapag pinag-uusapan kayo ng mabuti ng lahat ng tao, dahil ganoon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Sa pananaw ng mundo, madalas itinuturing na mapapalad yung mga taong mayayaman, namumuhay sa pagsasaya at tinitingala dahil sa kanilang impluensya o kapangyarihan. Makikitang binaliktad ni Jesus ang pananaw na ito sa Ebanghelyo ni San Lucas. Sinimula ni Jesus ang kanyang pangaral sa paglalahad ng apat na bagay tungkol sa pagiging mapalad at nagwakas sa apat ding bagay tungkol naman sa pagiging aba. Ang salitang mapalad ay nangangahulugan ng kabatiran o pagkakaroon ng kamalayan nang iyong kasalukuyang kalagayan ay patungo kay Kristo. Hindi porket mapalad ka, hindi ka na makakaranas ng paghihirap. Bagkus ang pagiging mapalad ay ang patuloy na pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Batid na ito'y lilipas din at gantimpala ang ating makakamtan sa langit. Titipunin ng Diyos sa kanyang kaharian ang sumusunod sa kanya. Ngunit sa aba na nagtamasa na ng kaginhawaan ngayon, pero ginamit ang yaman sa luho at maling pamumuhay, huli na nilang mababatid ang tunay na mahalaga, ang kaugnayan sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong banal na salita na nagbibigay sa amin ng gabay at lakas upang manatili sa iyong matuwid na landas. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. Para sa inyong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. Sa lahat ng ating mga followers sa programang ito, at sa mga labis na apektuhan ng pandemya, sa mga may sakit ng COVID at iba pang karamdaman, sa ating mga frontliners at backliners, asahan po ninyo na patuloy naming ipinagdarasal sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Let us continue to pray for one another. Ako po si Sister Amelin Paglinawan ng Daughters of St. Paul, na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang manalig sa pag-ibig ng Diyos. Ipinakita hindi sa lakas, ngunit sa awa at kalingang huwagas.
Manalangin tayo. Panginoong Jesus, patid mo ang kalooban ng bawat tao, ang mga problema ng aming bansa at ang mga sanhi nito, at alam mo ang pananabik ng aming mga puso. Panginoon, sa darating na halalan, tulungan mo kaming alamin at suriin ang track record at kwalifikasyon ng mga kandidato. Bigyan kami ng liwanag na maihalal ang mga tamang lingkod-bayan na tutugon sa mga problemang pambansa at naway mag-anyaya sila ng pangkalahatang pakikilahok sa proseso. Panginoon, sa harap ng mga nangyayaring anomalya sa halalan, tulad ng pagbili ng boto at paggamit ng pondo ng pamahalaan para mangampanya, bigyan kami ng lakas ng loob na magsalita ng katotohanan at kumilos ng naaayon bilang mga matuwid na mamamayan at tapat na mga Kristiyano, upang maipakita namin sa salita at gawa ang pananampalataya ng 500 taon na ipinagkaloob mo sa aming bansa. Amen.